Good morning, guys. Today is March pecha 27. Wow, nagkakaano ka na. Anong tawag diyan? Pandesal ka na. March 27, 2020. Ang dami kong intro, guys, pero binura ko, dinelete ko kasi parang nakalimutan ko na mag-vlog. Sa ilang days na hindi ako nagbo-vlog kasi nga sabi ko nga para maging updated yung aking impact mo naman, kitang-kita yung aking, anong tawag dito, aking mga vlog. Kasi yung mga vlog ko nung una, sobrang late. Kaya nilalagyan ko ng disclaimer kasi baka mamaya may mag-isip na napakasaya naman itong pamilya na to kahit na kinakaharap is napakahirap na sitwasyon. Sa bagay, wala naman akong pakialam sa sasabihin ng iba. Pero, alam mo yun, iba-iba tayo ng iniisip. Iba-iba tayo ng sitwasyon. Kami, guys, sa panahon ngayon, ako lang yung pwedeng lumabas. Ako na lang yung pwedeng lumabas. Hindi katulad ng mga una. Pwede ko pang kasama si Kuya Jun sa palengke. Kaya ngayon ako yung pagod na pagod. Minsan nagsisentimiento ako. Ako lang lagi ang pagod na pagod. Pero pagdating naman dito sa loob ng bahay, yun nga, tulungan naman kami. Yun nga lang, alam mo yun, sa sobrang pagod ko, hindi ko na maisip kumain. Ganun ako eh, pagpagod na pagod, hindi na ako nakakain ng gusto. Kasi yung katawan ko, mas gusto ng magpahinga. Then, nalilipasan na ako ng gutom, bihira na ako makapagsaging, bihira makabili sa palengke ng saging na matino. Meron akong, kahapon lang dumating yung quarantine pass namin, guys. Ito, ako lang yung talaga pwedeng mamalengke. Ang concern ko lang dito kasi, dapat po pwede naman maging alternate sa pamilya. Katulad niyan, kung si Kuya Jun gustong mamalengke, dapat po pwede dalawa naman. Tapos basta may ginagawa lang tayong paraan para kapag lumalabas is malinis. Share ko lang sa inyo, kapag lumalabas ako, guys, meron akong nakaready na damit doon sa may timbangan namin. Kasi, di ba, kailangan maging maayos tayo. Dito sa timbangan, meron ako dito nakalaan na damit, guys. Dito nakalapag dito sa damit na sa timbangan na to. Yeah, ang gate na yan, hindi ko yan nahawakan. Merong magbubukas sa akin, walang sasalubong, kahit sino, basta bubuksan lang yung gate. Then, iiwan ko dito sa lapag lahat ng aming pinamili. I-sprayan ko yun. Meron akong daladalang, nasa na yung daladala ko sa palengke, na kapag namamalengke ako, pasensya na may maingay, nasa na yung pang-spray ko. Pang-spray. Meron akong daladala sa palengke, guys, na pang-spray. Ito, mauubos na nga. Ito yun, guys. Ang laman nito is yung tinunaw na chlorine. Konti lang naman, parang hanggang dito. Tapos, pinuno ko ng tubig. Ayan yung ini-spray ko. Wala, nagbara na yata dahil sa chlorine. Oh, tingnan mo. Daladala ko to sa palengke. Promise, talagang barado na na yun, no? Dahil sa chlorine, nagbabara. Mamaya, meron yan lumalabas, guys. Bago ako humawak, wala talaga ako hawakan sa gate. Magpapalit lang ako ng damit. Pagpalit ko ng damit, bubuksan nila tong pinto na ito. Ito, guys. Bubuksan nila yan. Pati ito, tong kurtina na to. Nakataas ito. Nataas nila, ready. Diretso ko ng CR. Maliligo ako. Pagkaligo ko, saka ko aasikasuhin yung mga pinamili ko. Ako lang ulit ang hawak. Then, mayroon kami dito, yung mga plastic, iniiwanan ko na dito. Kumbaga, parang binabalot ko ulit sa plastic. Yung plastic na pinaglagyan, binalot ko yun, guys. I-sprayan ko siya ng konting may chlorine. Basta mayroon akong pang-spray dito, ha. Basta hindi mabasa yung pagkain. Ayan o, ewan kung parang paranoid na ako, ha. Pinakita ko na to sa inyo. Sprayan ko yan. Meron kami ditong gripo. Meron ako, kung makikita nyo, meron kami diyang gripo. Meron kami ditong nakalagay na sabon para hugas ako ng hugas. Bago ko ipasok sa loob, walang kumbaga nalinis ko siya dito. Lahat ng pagkain ay papasok ko sa loob. Iwanan ko dyan lahat ng plastic, lahat nandyan ilalagay sa basurahan. Ganun ang ginagawa ko, guys, kapag pumapanik ako ng palengke. Ako lang pwedeng pumanik, kaya pagod na pagod ako. Eto, yung mga ganito, yung mga hawakan na ganito, shinare ko naman sa inyo. Lagi namin pinupunasan yan ng may chlorine. Kahapon, 2 times or 3 times akong
naligo. Kasi 3 times ako nakapanik ng palengke. Kasi may oras nga ng pamamalengke lang dito, guys. Pero ngayong araw na to, ngayong March 27, iniba na naman nila yung patakaran. 6 a.m. to 6 p.m. ng hapon, ang bukas ng palengke. Kumbaga, kahit anong oras, pwede kang pumunta. Nung mga nakaraan, may oras lang, 7 to 10 ba yun, eh? O 6, or... Tama, 7 to 10... 6 to 10 ng umaga or 6 to 9 yata. Basta ganun, basta may oras na ganun, guys. At saka sa hapon, 3 to 6 ng hapon. 3 ng hapon hanggang 6 ng hapon. Alam mo, yung nagmamadali ka. Katulad nyan, kung pupunta ako ng grocery, may social distancing, tama ba yung pronunciation ko? Distancing, ano, na ginagawa. Tapos sa grocery, ilan lang ang papasok. Yung oras ko, guys, so limbawa, yung 3 to 6 na yon, nauubos lang sa isang grocery. E pag pumasok ka sa isang grocery, walang paninda yung ibang kailangan mo. Papasok pa ulit ako sa iba. Yun yung ginagawa ko. Hindi na ako makakapamalengke. Kaya kung mamamalengke ako, guys, mamamalengke lang. Pagdating ng hapon, kung mag-grocery ako, mag-grocery lang. Ganun ang ginagawa ko. Hindi pa rin kami nag-i-stock. As of now, wala pa rin stock yung ref ko. Kasi, alam mo yun, nakasanayan ko yung namamalengke lagi, araw-araw. Ayan, tingnan nyo kung makikita nyo. Wala pa rin talaga kaming stock. Yung niluto ni Kuya John ngayon, binili ko yan kahapon. Nagulay kami ngayon na halo-halong gulay. Kasi namimiss ko maggulay. Dahil ilang araw kami, puro karne. Yung in-stock namin nung nakaraan na karne na iilan lang naman, ayun yung pinagtiyagaan namin maging ulam para hindi ako masyadong mamalengke. Nakatuon ako sa grocery. Ganun ang ginagawa ko, guys, na routine para lahat magawa ko, pero napakahirap para sa akin. Katulad nga kahapon, 3 times ako lumabas dahil ganyan na, guys, ang sitwasyon dito sa amin. Nakaka-paranoid, nakakaano talagang ano yung routine ko na dati, kasi nakasanayan ko, 'di ba, palengke ng palengke, sariwang pagkain ang kinakain namin. Ngayon medyo naninibago ko, nalilipasan ako ng gutom kasi nga yung ulam na nire-ready namin, lalo kong mamalengke. Halimbawa, katulad ngayon, mamalengke ako. Pag namalengke ako niyan, kailangan maisama ko yung pambukas para kung maisipan kong mag-grocery, makakapag-grocery ako, may time ako ng grocery. Basta ganun yung ginagawa kong routine, guys. Meron akong ginagawa na routine para yung oras ko hindi nasasayang. Kasi ganun nga, eh, may oras nga. Pero ngayon nagbago, ha? Hindi ako namalengke ngayon kasi nga yung pagkain na yan is pinalengke ko pa yan kahapon. As of now, may bigas pa rin naman kami, guys. Hindi lang yan para sa akin, yung bigas na yan. Disclaimer po ulit, baka sabihin nag-imbak ako ng para sa akin lang. Para po yan sa mga customer ko din na bumibili at umuutang. Yun po yun. Kasi baka mamaya sabihin, napakaganid ko naman, ano, nasa amin yung mga bigas, ang dami. Alam mo naman ang isip ulit. Kasi kung yung mga hindi nakakaalam, nagtitinda po kami ng bigas, nagpapautang kami ng bigas, yun po yung isa sa pinagkakitaan namin dito sa bahay. Yan, para naka-reserve dun sa mga umuutang na ayaw pumunta ng palengke. Tsaka yung iba, sarado po talaga. Sa oras nang wala kang bigas, sarado iba. Ewan ko lang ngayon. Ngayon, bukas talaga siguro. Kung mamayang hapon makapamalengke ako, mamayang hapon, bibili na rin ako ng pang-ulam bukas. Pero, hindi talaga namin pinupuno yung ref. Wala sa inagap ko na magpupuno ako ng ref ko. Kasi total, ang sabi pa naman is bukas pa naman ang palengke. Siguro kapag sinabing mag-totally lockdown na isarado ang palengke, siguro doon mag-aaligaga ako na mag-stock kami ng pagkain. Pero ngayon, kung po pwedeng mamalengke, mamalengke pa. Sa saging prutas namin, saging kahapon binili ko, saging mansanas. Naubusan natin mansanas. Meron pa mansanas, 2 piraso pang mansanas. Kasi nga, ang hirap din maghanap ng ano, mga prutas ngayon. Yung iba lamog-lamog na, ang mahal pa ng presyo. Ang gulay kahapon, guys, nagtaas ng presyo. Grabe ang tinaas. Yung mga iba, nagtaas ng 10 piso. Ang talong nga, 100 per kilo. Grabe, nakakalula ang presyuhan ngayon. Pero ganun talaga, eh. Kailangan nating kumain. May mga paraan na rin kami ginagawa ng pagtitipid. Parang 2 times a day na lang kami kumakain. Hindi man namin pinag-usapan yun, pero naging kaugalian kasi tanghali na gumising. Tulad ngayon, anong oras na? 11 o'clock na, guys. 11, magto 12.
Yan ang magiging pagkain namin. Magugutom ulit kami mga 4, 5 o'clock ng hapon. Yun ulit magluluto. Kaya 2 times a day na lang kami kumakain. Kung may magutom man ang alanganing oras, merong natirang kanin, may magluluto ng itlog, yun, kakain sila, ganon. Pero as of now, 2 times a day. Pag pumunta akong palengke, pag may bukas na bakery, bumibili akong tinapay para makatikim man lang kami ng tinapay kasi puro nga kami kanin. Basta kung ano yung pangangailangan namin sa araw-araw, yun lang binibili. Hindi ako nagpa-panic buying. Hanggang ngayon, di pa rin ako nagpa-panic buying. Bumibili lang kami kung anong kailangan namin. Yun lang kami, guys. Kuya John nagluluto kasi nangihinawa din ako pag ako nagluluto. Si Kuya John nanginawa din ako pag siya nagluluto ng mga nakaraan. Pero ngayon, napag-usapan na namin yung sistema. Kung paano lulutuin, kung paano tatanungin niya ako, kung paano ba lulutuin yung kasi para makakain ako. Nag-iba talaga yung routine ng katawan ko. Ganito na kami katahimik dito. So, sinabi ko naman, natahimik kami. Maingay lang kami kasi may TV. Tapos may computer. Nagda-download ka na? Dito sa labas. Sa labas, meron pa rin mga tambay. Pero mga ilan-ilan na lang. Meron pa rin mga tao dito sa labas. Pag sa umaga, meron pa rin maingay. Pero gusto nila yun. Nakamas nga pala ako, guys, kapag pumunta ng palengke. Mas! Tapos, ano pa ba? Hindi ako makapagdala ng payong kasi ang dami kong ambit-bit. Ang ginagawa ko, nagsusombrero ako. Sombrero, tama ba? Sombrero, sombrero. Yun, nagaganon ako. Ulitin ko, guys, simula nung nagbaba ng patakaran na magsara lahat ng computer shop, nagsara po kami ng computer shop. Wala na po kaming palaro. Kasi yung mga nakarang upload ko, meron pa po kaming palaro. Disclaimer po ulit, baka sabihin hindi kami sumunod. Sumunod po kami. Nung sinabing mahigpit na wag na magpalaro, hindi na po kami nagpalaro. Stop na. Yun ang sitwasyon namin ngayon, guys. Nag-vlog lang ako kasi wala na ako naka-reserve na video. Parang ngayon, meron pa akong pambukas. Hindi ko alam kung itutuloy ko yung pambukas na in-upload ko sa isang bukas. Parang pangatlong araw. Basta, wala na akong reserve na video. Hindi katulad dati na sobrang dami. Nakahain na si Kuya John. Kain tayo, guys. Yun na yung vlog ko ngayon. Ayan, naghahain na siya. Yun na yung vlog ko ngayon, guys. Ingat kayong lahat. Naway maging okay na ito. Bye. Ingat kayo. Kakain na kami.